sabi dito guys, oh, ang focus ay yung sa present at nangyari siya in the past. Pero ongoing siya ngayon. Naalala nyo, nung diniscuss natin yung simple present guys, kunyari, pag sinabi natin I love chocolate cake, factual information yun. Pero pag sinabi mo na ano, I read the newspaper every morning, habitual siya. Yun yung simple present. Pero itong present progressive, iba siya dun sa simple present. Anong pinagkaya ba niya? Tignan niyo yung sample dito ah. Kasi hindi siya habitual at hindi rin siya factual. Progressive action siya na nangyari ngayon. Ito yung timeline natin. Lagi't-lagi, pag may timeline, kayo nakita sa grammar books, nag-discuss tayo, sinisimulan lagi sa past, present, and future. May mga hindi sources na may mga sources na hindi reliable. Saka nakakita ng grammar na lesson nagsisimula sa present. May nakita ako tapos nag-past. Oh. Kaya malilito talaga yung ibang estudyante na nag-aaral online. So tingnan nyo to. Chiwi is using the computer. Chiwi, naririnig mo kami, di ba? Andiyan ka, Chiwi. Oh, Chiwi, sino yung subject natin dito? Si Chiwi. Very good. Tapos, tama yun, Chiwi. Gusto nating sabihin, Chiwi, and friends, para lahat kayo, di ba, hindi lang si Chiwi, gusto nating sabihin na nagsimula siyang gumamit ng computer in the past, pero ongoing na nangyayari yun ngayon. And hindi rin naman binanggit kung kailan siya matatapos. At magpapatuloy siya in the future, mm-hmm, at magtatapos sa panahon hindi natin alam kung kailan matatapos. Yun yung function ng present progressive. Ibig sabihin, iba siya pag Chiwell uses the computer or Chiwell uses a computer. Anong ibig kong sabihin doon? Si Sean Carlo, nandyan ba? Pwedeng magpaliwanag? O sige, Sean, anong pinagkaiba niya? Pag sinabi kong Chiwell uses a computer, anong pinagkaiba niya sa Chiwell is using the computer? Yung Chiwell uses the computer po, habitual niya po ginagamit yung computer. Or factual, ginagamit po ni Chiwell yung computer. But yung Chiwell is using the computer. Ginagamit niya po ngayon and it will end po. Nakita niya na. So, magkaiba yung simple present tsaka present progressive. Tama yung paliwanag ni Sean Carlo. Nagigets niyo na? Pero guys, tandaan nyo, ano pinagkaiba ng a computer tsaka the computer? I don't know if na-discuss ko to sa inyo last time. So, pag A guys, kunyari a computer, kahit anong computer, kunyari, I'm looking for a door, kahit anong door. Pero pag I'm looking for the door, isang door lang hinahanap ko. Kaya magkaiba pag sinabi nyong, I am looking for a person who can love me. Tsaka, I am looking for the person who can love me. Magkaiba yun. Sir, nandito, nandito. Ganun ba? O, magkaiba yun na. I'm looking for a person who can love me. Tsaka, I'm looking for the person who can love me. Pag a person who can love me, guys, sino? Pero pag sinabi mong the person who can love me, identified mo na. Okay? Yun yung function ng ating mga determiners or articles. Nagmamatter yan. Okay tayo? Kaya dapat, alam niyo yung tense, yung mga tenses na ginagamit niyo, yung mga words na ginagamit niyo kasi nagmamatter yun sobra. Okay? Okay. Tingnan niyo to. Emilio and Rocio, they are my classmates in Taekwondo. Spanish sila. Filipino Spanish. So Emilio and Rocio are reading books. Ngayon guys, bakit are to? Kasi dalawa sila. Emilio and Rocio are reading books. So eto nagsimula siya kanina, nangyari siya ngayon at magpapatuloy siya in the future. At hindi natin alam kung kailan magtatapos, kung at kung magtatapos ba. Okay? So anong pinagkaiba pag sinabi nating ano, I love you and I am loving you. Kiano, anong pinagkaiba ng I love you sa I am loving you? I love you po parang fact or habitual under simple present, while I am loving you under present progressive siya kasi may duration siya during the present. Okay, very good. Pag sinabi yung I love you, ibig sabihin, habitual siya. Maya mo siya ginagawa. Tapos, factual siya, katotohanan siya. Pero pag sinabi mong I am loving you, nangyari siya nung nakaraan, ginagawa mo ngayon, ongoing, at magpapatuloy in the future. Nakikita nyo magkaiba siya, dalawang bagay na magkaiba siya. Okay, pag sinabi ko Chiwi na, pag may taong nagsabi sa iyo Chiwi na I love you, ibig sabihin habitual siya, mayat maya ginagawa. Kunyari araw-araw, linggo-linggo. Kunyari, napilitan akong pakainin ng chocolate cake ngayon kasi nga yung kaibigan ko pinilit ako. So, I am eating a chocolate cake even if I don't like it. Okay. Pero hindi naman talaga ako makain ng chocolate cake, pinilit lang ako. So hindi ko pwedeng sabihin na I eat a chocolate cake kasi habitual 'yon. Nakikita niyo yung pagkakaiba ng dalawa. Oh, so
Ay, may tanong, may tendency po ba na hindi ma-identify yung tense? At all times, you can identify the tense. So, lahat ng pagkakataon, if not, most of the time, madaling ma-identify yung panahon. Kaya, malaman mo kung anong tense. Most of the time, kapag ka nag-detense ka, revealed naman doon yung panahon. Ang kailangan mo lang, malaman mo yung tense na para sa panahon na yon, para masagot mo siya ng tama. Kasi hindi mo masasagot ng tama yon kung hindi mo alam yung rules sa tenses. May time po ba na dalawa ang tense? Meron. Pag na-encounter natin ang perfect aspect, dun siya magiging dalawa. Kaya nga ang discussion ng tenses, magsisimula ka sa simple. Pagkatapos susundan mo ng progressive. Kasi sa perfect, pinagsama siya ng malaman mo. Pinagsamang tenses ang perfect at yung perfect progressive pinagsamang tenses din. So, kailangan maintindihan yung simple tsaka progressive bago tayo magpunta dun. Sir, kapag compound subject po ba, compound predicate na din? Hindi. Bali, pag compound yung subject mo, plural yung verb mo. Ang compound subject ay subject na joined by a coordinating conjunction. Ang mga coordinating conjunction natin sa English, for and nor, but or yet so. At kapag ka gumamit ka ng coordinating conjunction para maging plural yung subject mo, yung verb mo magiging plural din. Okay? I am monitoring their progress. So, pag sinabi mong I am monitoring, pag sinabi kong I monitor your progress, ibig sabihin habitual ko siyang ginagawa or katotohanan siya. Pero pag sinabi kong I am monitoring your progress, ginagawa ko siya ongoing ngayon. Okay, like tinitingnan ko yung attendance mo, yung scores mo, halimbawa, at ngayon ko siya ginagawa. Nagigets nyo yun? So, magkaibang bagay pala yun. Okay? Nagsimula siya sa nakaraan, nagpatuloy siya hanggang ngayon, at ano yung tawag natin dito, ellipsis? Kasi parang idea nito, magpapatuloy pa siya in the future and hindi mo alam kung kailan magtatapos. Tingnan nyo yung pinagkaiba niya. Pag simple present, fact or habitual, tulad ng binanggit ko kanina. Pag present progressive, yung focus niya yung duration of the action. Okay? Tingnan natin yung sample na to. Carlos reads novels. Ngayon, pag sinabi natin ganyan, habitual siya. Ibig sabihin, or katotohanan siya, nagbabasa siya ng mga novela. And tip ko sa inyo, para mag-improve kayo sa English, kailangan nyo magbasa ng novels. Nagbabasa ba kayo ng novel? Guys, kasi para mag-improve kayo magbasa, kailangan nyo magbasa. Okay? I suggest, pag kunyari kayo grade 12, di ba? Mga ano, Lord of the Flies. Tama ba? Lord of the Flies. Yan, mga ganong topic. Marga and Anna watch movies. Pag Marga and Anna watch movies, ibig sabihin ay pwede siyang habitual, pwede siyang factual. Pwedeng lagi nilang ginagawa or katotohanan ng bagay na ginagawa nila. Pero pag Marco is eating spaghetti, ongoing yun ngayon. Like parang tinititigan mo si Marco na kumakain siya ng spaghetti. Pag Sheila and Anna are watching the news, like nakikita mo sila ngayon, you witness it, na nangyayari yun. Si Sheila and Anna, nanonood sila ng balita. I'm looking for the one who can help me with something. Okay? So anong pinagkaiba ng I look for the one tsaka I am looking for the one? Ano nga natin? Magtawag tayo para mayroon tayong participation, di ba? Kasi ito yung thesis ko sa UP. Yung ano eh, pag nagtatawag ka ng estudyante. Hiano, anong pinagkaiba ng I look for the one sa I am looking for the one? I look for the one, parang pwedeng habitual niyang ginagawa. Yeah. And I am looking for the one, nag-start siya in the past and then ongoing pa rin siya ngayon. Actively niyang ginagawa yun ngayon. Tama? Very good. Yun yung pinagkaiba niya. Okay? Sir, so bali, ano po ba ang silbi ng still? Ganun pa din. A particular action is maintained pag gumagamit ka ng still. Not change. But like, I am looking for you still. So, ibig sabihin, in the past, you started doing this and the other person is thinking na tinigil mo na, but if you would say that, you would like to express that you did not change. Parang sinasabi mo na yung taong kausap mo, iniisip mo na nagbago ka na mula sa bagay na ginagawa mo, na sinimulan mo sa nakaraan. Pero gusto mong sabihin na sa iniisip niya, gusto mong sabihin sa kanya na hindi pa rin nagbabago yung ginawa mo. Ganun pa din. Okay? So, bali kahit may skill po, progressive form pa rin po. Yes. Parang mga adverb lang yan eh. More of describing the action. Di ba ang adverbs, yung mga words na nagde-describe ng verbs natin? More of an adverb. Ganun siya. Okay tayo dun? Actually, by rule, ang adverbs natin, pwede daw, sabi ng prof ko sa grammar, may ano ko parang photographic memory, naalala ko yung mga sinasabi nila. Pag ang adverbs daw, pwedeng malagay siya sa kahit anong part ng sentence. Kunyari, still, I am looking for you. I am looking for you still.
I am still looking for you. Nagigets nyo? Ang adverb, meron siyang quality na pwede mong ilipat-lipat sa sentence. Magbabago po yung meaning ng adverb. Yes, ang word order nakakapagbago ng meaning. Halimbawa, meron tayong idea na kung ano yung inuuna mong word sa isang sentence, nandun yung emphasis mo. May ganun siyang idea. So, pwede kasing magbago ang meaning ng isang sentence eh, based una sa intonation mo, sa emphasis mo, yung mga pauses mo, tsaka yung word order mo. Ito yung naisip ko pa lang ngayon, ha, pero marami pang reasons para magbago ang meaning ng isang sentence. Merong isang sentence sa pagbinasa mo in different ways, pwedeng magbago yung meaning just by changing the emphasis, kung anong word yung in-emphasize mo. And yes, pag binago mo yung placement ng adverb mo sa isang sentence tulad nung kanina, nagbabago din yung meaning nun. Okay? Ang word order ay nakakapagpabago ng meaning. I am at I'm, magkaiba siya. Ay hindi, magkatulad siya, pero magkaiba siya. Paano magkatulad siya ka magkaiba? Yung I'm, contracted form siya. Pero ginagamit lang siya sa conversation. Ang I am, yung uncontracted form at ginagamit siya sa written or pag-formal ang pagsasalita or formal ang pagsulat. Okay tayo doon? Ang structure natin para sa ano, is or am plus the progressive form of a verb. Marco is eating spaghetti. Isa lang kasi si Marco. Kaya is lang yung ginagamit natin. Is ang gagamitin natin sa isa. Sheila and Anna, di ba marami sila? Dalawa sila. Hindi pala marami, dalawa lang pala. So, gumagamit tayo ng are pag dalawa sila. Tapos, I, ito yung exception natin. Pag gumagamit tayo ng I, am yung gagamitin mo. Pag you yung subject mo, magiging are. Okay? Tapos, ing lagi yung form ng verb. Like, eating, watching, tsaka looking. Like, Margaret's eating spaghetti, nakikita mo siya ngayon. Si Sheila and Anna, nag-watch sila ng news ngayon. I'm looking for the one who can help me with something. Ongoing mo siyang ginagawa ngayon. As ano pong mas appropriate, who I am or who I am or who am I? Both are right, pero depende sa will or intent mo sa pagsasalita. Di ba pag who am I, structured din siya ng who are you? Pag sinabi mong who you are and who are you, pareha siyang tama pero magkaiba yung meaning niya. Thank you for watching our videos. Thank you for watching my videos and don't forget to subscribe the channel by clicking the subscribe button below. Thank you!